Hi mga loves, Inday ko rin po here again and again. Ayan, for today's video, isi-share ko sa inyo ang aking panibagong buhay. Panibagong buhay, panibagong ano, kasi lumipat na ako ng tirahan. So, nangupahan na ako ng maliit na kwarto, as in maliit na kwarto lang, mga langga. At sa mga gustong malaman kung magkano yung upa ko sa kwarto na ayan, tinutuluyan ko ngayon. Ayan. Ito yung video na to para sa inyo. So, ayan nga mga loves. January 5, nag-start ako na maghanap ng mga room. Room lang kasi, mag-isa lang naman akong titira. So, nag-umpisa na akong maghanap. Ang hirap maghanap dito sa Maynila ng mauupahang kwarto kasi gawa ng napaka mamahal ng paupa nila or parenta nila, sobrang napakamahal kasi sa isang kwarto minsan merong 5,000 pataas, depende na po yun sa ano, kasi kung gusto mo ng sarili mo yung CR at saka yung lababo, ayun, medyo mataas-taas yung bayad sa renta. Pero kung common naman, yung marami kayong gagamit ng CR at banyo, ayun, medyo mas mababa-baba ng konti. Pero dito sa tinirahan ko is common po yung banyo at saka lababo. So, medyo mahirap lang konti. Pero, kere na. Ayun, medyo mag-a-adjust lang tayo. Kasi nga, hindi naman tayo pwedeng magtagal sa pagbabanyo kasi nga, maraming gagamit, maraming naghihintay. So, ayan. Sa presyo ng room na nakuha ko, 3,000. Ayan. 3,000 pesos. Papakita ko na lang sa inyo kung gaano kalaki yung room. At, ayan, bukod pa yung ilaw at saka tubig. Ayan, depende sa, ano yun, sa magiging bill sa kabuuhan. Kasi walang submitter dito. So, kung magkano lahat ng bill sa mga tenant na nakatira, so, yun yung pagkahati-hatian at yun yung babayaran mo. Kung magkano yung total. Tapos, depende po yun sa paggamit. So, dapat tipid-tipid din siguro. Pero di naman natin, kasi minsan, syempre, di naman natin alam. Ako, meron akong rice cooker at electric pan. Ayan. Yun yung gamit ko. Kasi sa pagluluto, butane yung ano ko. Butane yung ginagamit ko. Yung kalan, yung... Basta alam nyo naman yung butane yun ang gamit ko pag nagluluto ako ng ulam. Pero, minsanan lang siguro akong magluto kasi mas gusto kong bumili na lang siguro sa labas. Depende. Kung mas makakatipid ako sa bili-bili ko sa labas, bibili na lang ako, tapos sain na lang. Then, pag hindi naman, try kong magluto. Diba? Shoutout sa aking ribbon. Ayun sa mga palangga. Bago ako nakalipat dito, nag-down muna ako ng 2 months. Bali, 1 month deposit at saka 1 month. Yun. Yung iba nga, 3 months bali yung ida-down mo bago ka makalipat. Pero dito, 2 months lang, lilipat ka na. Yan, pwede ka na makalipat. So, ayun nga, antagal kong natapos maghakot. Ngayon nga, hindi ko pa natapos hakutin yung aking mga abubot. Meron pa akong natira doon. Pero, okay na yun siguro. Kasi, pag dinala ko ang lahat dito, hindi siya kasya. Dahil nga, sobrang maliit yung kwarto. Tama lang sa akin. Ayun. Mag-isa. Pero, dalawahan talaga tong kwarto na to. Ayan. So, panibagong buhay na ito mga loves na Inday ko report. At sana, makayanan natin to. Adya, kaya na Inday kito. So, yan na mga palangga. Update ko muna sa aking buhay ngayon. Ayan, so susunod, ipapakita ko na sa inyo yung aking
maliit na tinitirahan. Pero at least, maliit man, pero peaceful naman ako. Masaya naman ako. Ayan, kasi tahimik naman. Ayan, so, yun lang mga langga, kasi mag-prepare na rin ako dahil pupunta pa ako ng store dahil magpapasa pa ako ng aking DTR para may sasahurin ako at para may pambayad ako sa renta. Ano yun yan? So, monthly na akong magbabayad ng renta. So, sana makakaya ko. So, yan lang sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Ayan, please subscribe kayo. I-click nyo lang dyan sa baba. Ayan, isama nyo na ang notification bell para lagi kayong notify sa aking mga i-upload pa video soon. Ayan, this is Cindy Curry na ambisyosang mamsi pa. Bye!